Hello mga farmer, pag-uusapan niyo natin ngayon kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin sa mga inahin natin ng bagong pakasta or bagong nabulugan. So kung bago pa lang din sa aking channel mga farmer, huwag kalimutan mag-subscribe at pakisama na rin yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga gagawin pa natin mga tips and tutorials tungkol sa pag-alaga ng inahin, mga biik at iba pang mga farming ideas na kung saan ay pwedeng-pwede yung pagkakitaan. Magandang araw mga farmer at welcome na naman din sa ating panibagong vlog. So isang mapagpalang araw po para sa inyong lahat. So shoutout po sa lahat ng mga subscribers natin at solid supporters na lagi nag-aabang sa ating mga videos na ginagawa. So sa kanya nga po ay meron na tayong tatlo ditong inahin mga farmer, no, na nakastahan na at under observation pa lang po sila ngayon mga farmer at dito natin sigurado na talagang buntis sila. So abangan nyo mga farmer yung mga susunod natin na gagawing vlog dahil tatalakayin natin doon kung paano natin masigurado kung talagang buntis talaga yung ating inahin. So sa araw na ito mga farmer ay pag-usapan muna natin ngayon tulad ng nasabi ko kanina sa first part ng video natin kung ano-ano yung mga dapat natin gawin sa mga inahin natin ng bagong pakasta or bagong nabulugan. So ang pag-alaga ng inahin mga farmer hindi siya ganun kadali, no? Lalo na dun sa mga baguhan pa lang at nagsisimula pa lang talaga sa ganitong uri ng pagkabuhayan. So hindi kasi ibig sabihin mga farmer na pagkapakasta natin ay talagang mabubuntis na sila. So may mga dapat tayong tandaan at may mga dapat tayong gawin at hindi dapat gawin para sa ganun ay masigurado natin at 100% na effective na talagang mabubuntis sila. Unang-una sa listahan natin mga farmer yung paraan ng pagpapakain, no? So dito talaga mga farmer naguguluhan yung mga baguhan pa lang sa pag-aalaga ng inahin. So meron kasi nagsasabi na pwedeng pakainin, meron ding nagsasabi na bawal pakainin. So yung explanation din mga farmer at base rin sa experience ko, so pwede natin silang pakainin mga farmer pero kukunti lamang. So maximum lang tayo mga farmer ng 0.5 kilos. Halimbawa nagpabulog tayo ngayong umaga, so kinahapunan ay magpakain tayo ng 0.5 kilos lang. So paunti-unti lang mga farmer. So yung scientific na explanation kasi ng mga farmer ay kapag marami tayong binigay na feeds, so yung feeds kasi mga farmer ay nagdudulot ng init na katawan ng ating mga alaga, no? So kapag naparami yung bigay natin ay posibleng uminit ng uminit yung kanilang katawan at may possibility na matunay yung mga similya. So hindi matutuloy yung kanilang pagbubuntis kasi nga hindi natuloy din yung fertilization kasi nga natunay yung mga similya. So kinabukasan mga farmer ay pakain ulit tayo ng 0.5 kilos to maximum of 1 kilos sa loob ng isang linggo para nang sa ganun ay masigurado natin na talagang mabubuhay lahat ng similya. So sa tubig naman mga farmer ay hindi ibig sabihin na tinipid natin sila sa pagkain ay titipidin natin sila sa inuming tubig, no? So dapat ay tuloy-tuloy yung supply, one-to-sawa yung supply ng tubig natin sa kanila para nang sa ganun ay kahit sa tubig man lang mga farmer ay makabawi yung kanilang katawan kasi nga tinipid natin sila sa pagkain. So kung napapansin din natin mga farmer, no, pagkatapos ng EI or pakasta natin sa mga inahin natin ay may lumalabas na similya doon sa kanilang ari, no? So yung reason kasi noon mga farmer kapag bagong pakasta at pinakain natin sila ng maramihan ay talagang punong-puno yung kanilang katawan at magkakaroon ng backflow doon sa mga similya na ating na-inseminate. So yun yung dapat nating iwasan mga farmer kasi nga posible rin na mabubuntis sila pero kukunti lang din yung beak na mabubuo kasi nga nag-backflow yung mga similya na andun na sa loob. Sunod naman dyan mga farmer ay bawal mainitan yung ating mga inahin, no? So kapag yung ating kulungan ay talagang nakaharap sa araw or kapag nagsa-sunset naman ay tinatamaan sila, so pahalaga mga farmer na maglagay tayo ng trapal, no? Katulad dito sa akin, no? Yan. So meron akong trapal dito. Yan, kapag dito yung araw mga farmer ay talagang binababa ko yan para maiwasan natin yung masikatan sila ng matinding sikat ng araw. So tulad yan ang sabi ko kanina, tinipid natin sila sa feeds para na sigurado ay maiwasan natin yung pag-init ng kanilang katawan. So ganun din yung mga farmer, so bawal silang mainitan. Next naman yung mga farmer ay iwasan natin na magulat yung ating mga inahin, no? So magdudulot kasi yan ng stress sa kanilang mga farmer at hindi rin matutuloy yung kanilang pagbubuntis kasi nga stress sila. Iwasan natin na mayroong maraming puno sa paligid, no? So especially yung mga puno ng nyog kasi nga pag nalaglag yan dito sa bubong natin mga farmer ay talagang magugulat sila. At iwasin din natin ng mga farmer na mag-create ng matinding ingay mga farmer, no? Lalo na dun sa mga pagpatugtog ng mga malalakas na music. So napakainam mga farmer na sanayin na agad natin sila sa mga ganong sitwasyon, no? So pwede tayong maglagay dito ng mga stereo or di kaya ay radio na kung saan ay patugtugan natin sila buong araw yan para nang sa ganun ay hindi sila mabigla kahit na magkaroon ng matinding ingay sa paligid. So ganun lang yun mga farmer, no? Bawal talaga silang magulat. Meron akong nakita sa YouTube mga farmer, no? Talagang dahil sa lindol ay talagang nakunan yung kanilang mga baboy kasi nga yung lindol mga farmer ay magdudulot yan ng matinding takot sa ating mga alaga, no?
at magkakaroon sila ng stress. So dahil dyan ay posibleng hindi matuloy or makunan yung ating mainain kapag sa mga sitwasyon na yan. So yun yung mga dapat natin iwasan, na talagang bawal silang magulat, bawal silang matakot, at syempre bawal silang ma-stress sa panahon ng kanilang pagbubuntis. So yung last naman natin mga farmer na dapat natin gawin, at isa rin ito sa mga naguguluhan pa yung ating mga baguhan at nag-uumpisa pa lang sa pag-iinahin, no, ay yung pagpapaligo. So meron kasi nagsasabi mga farmer na bawal paliguan yung ating mga inahin ng bagong nakastahan. Meron nagsasabi na pwedeng paliguan. So sa akin naman mga farmer ay nakadepende yan sa sitwasyon ng ating inahin, no. So kung napapansin nyo kasi mga farmer, sa mga bagong kasta or bagong AI ng mga inahin ay talagang matamlay yan sila mga farmer. So bibihira ka lang dyan makakita na talagang masigla yung ating mga inahin pagkatapos makastahan. So nakadepende talaga sa kanilang sitwasyon. So sa amin kasi dati mga farmer, yung ginagawa namin ay 5 to 7 days talaga na hindi pinapaliguan yung inahin. At hindi naman nagkaroon ng problema mga farmer. At ginawa ko rin na experiment, no, na pagkatapos na mapakastahan, kinabukasan ay pinaliguan ko rin. So wala rin namang nangyaring problema. So ang pinaka-suggestion ko dyan mga farmer ay kayo mismo yung nakakaalam, no. At obserbahan nyo muna yung inyong mga inahin kung ano yung kanilang behavior. At kung matamlay yung ating mga inahin mga farmer ay syempre bawal natin silang paliguan kasi nga nag-a-adjust pa yung kanilang katawan. Kung medyo malakas naman sila at masigla ay pwede natin silang paliguan. So katulad ngayon mga farmer na parating umulan, so pwede natin silang hindi muna paliguan. At kapag ka maaraw naman at mainit, so kung nakikita natin na talagang hinihingal na yung ating mga inahin sa sobrang init, ay dyan yung time na paliguan natin sila. So sa loob lang yan ng 1 week mga farmer, yung mga ganyang sitwasyon, no. So 2 weeks and above hanggang sa mga anak sila ay pwedeng-pwede na natin silang paliguan araw-araw para na sa ganun ay makondisyon yung kanilang katawan. So pinaka-suggestion ko sa inyo mga farmer, antayin muna natin 2 to 3 days yan, at mag-decide na tayo kung paliguan na ba natin sila or hindi. So yan kasi yung ginagawa ko dito mga farmer, no. 2 to 3 days after mapakastahan or mapabulugan ay dyan ako nag-start na magpaligo sa kanila araw-araw para na siguro ay mas gurado natin na nasa kondisyon talaga yung ating inahin. So yan lang mga farmer yung dapat nating tandaan, no, kapag nagpapakasta or nagpapabulog tayo ng mga inahin. So ulitin lang natin, unang-una tamang pakain para hindi uminit yung katawan ng ating mga inahin, para hindi matunaw yung mga similya. Pangalawa ay bawal silang mainitan or bawal silang masikatan ng araw, so kailangan na may trapal tayo na ilagay sa paikot ng ating mga kulungan. Ikatlo, bawal sila magulat or ma-stress kasi nga baka magkaroon ng abortion at hindi matuloy yung kanilang pagbubuntis. At idagdag ko na rin mga farmer na bawal tayo mag-inject ng mga vitamins or anumang injectables sa mga inahin natin na bagong bulog, no, or bagong pakasta. Kasi nga magdudulot din sa kanila yan ng stress, so pwede tayo mag-inject ika-third trimester na ng ating pagbubuntis ng mga inahin. So ika 90 to 100 days. So pwede tayo dyan na mag-inject sa kanila. So sa mga early stage mga farmer ay pwede lang tayong gumamit ng mga powderized na mga vitamins. So yun lang muna yung ipainom natin sa kanila para makondisyon yung kanilang katawan. And lastly, yung tamang paligo. So nasa sa inyo na yun mga farmer, at alam naman natin na yung pagpapaligo ng ating mga alaga ay nakatulong yan para maging kondisyon yung kanilang katawan at maging maayos yung kanilang pagbubuntis. So sa first 18 to 21 days ng ating mga inahin mga farmer pagkatapos mabulugan ay yan yung pinaka-critical stage, no? Kasi nga dyan nangyayari yung tinatawag natin na fertilization or ovulation ng mga sperm cell at egg cell ng ating mga alaga. So kailangan natin maging maingat dyan, hindi tayo pwedeng magdulot sa kanila ng stress para sa ganun ay magtuloy-tuloy yung kanilang pagbubuntis. At dyan din natin malaman mga farmer kung buntis nga ba or 100% na effective yung pagpapakasa natin sa kanila. Kasi nga dyan nangyayari yung pagririhit nila mga farmer, no, kapag hindi sila natabla ng ating pagpapakasta. So yung mga farmer, no, ito na yung ating mga naunang nakastahan. Yan, ito si White Mama, tapos ito yung kanyang anak. So inaantay na lang natin talaga mga farmer dito, no, na dumating sila sa 18 to 21 days para masabi talaga natin na talagang buntis na sila. Yan, so yan din yung mga susunod na topic natin kung paano natin malalaman na buntis yung ating mainahin. Okay, so abangan nyo na yun mga farmer. So ayan si anak ni White Mama mga farmer, no, at talagang nag-gain na siya ng kanyang bigat. Yan, at medyo lumaki na yung kanyang katawan. So kung naalala nyo mga farmer, itong ating inahin ito ay sobrang payat nito, no, nung naiwalay natin. Pero ngayon ay okay na yung kanyang katawan. Yan, so bawing-bawi lang tayo mga farmer sa pagkain sa kanya para maibalik niya yung kanyang pangatawan. So yung mga farmer, yan lang yung mga ilang dapat ating tandaan at dapat gawin sa mga bagong kasta natin ng mga inahin, no. So di ko sinasabi mga farmer na sundin nyo talaga yung mga sinabi ko.
So di naman ako eksperto or di ako technician. So isa rin akong normal lang na tagapag-alaga ng mga inahin, mga biik at kung ano-ano pang mga hayop. So yung sinasabi ko lang sa inyo mga farmer ay base sa experiences ko dito sa pag-alaga. So may nagtanong kasi sa ating mga farmer kung ilang taon na ba tayo nag-aalaga or dati tayo may experience. So para sa kalaman ng lahat mga farmer ay 2 taon pa lang ako dito no, simula nung nag-start ako na mag-aalaga talaga ng hands-on dito sa mga inahin namin. So yung ginagawa ko lang dati mga farmer ay katulad din ninyo na nanonood ng YouTube para sa ganoon ay magkaroon ng idea sa pag-aalaga. At ganito in-apply ko siya at in-experimentuhan at naging effective naman. So yun lang mga farmer no. So hindi ko sasabi talaga na sundin nyo ito at ito yung tamang paraan no. So nakadepende na po sa inyo yan. So kung ano yung nakasalain nyo ngayon mga farmer na talagang effective ay doon lang muna kayo, wag na kayong mag-eksperimento ng iba kasi nga baka magkamali pa kayo at magkaroon pa ng problema. So yun lang yung ma-advise ko talaga sa inyo mga farmer. Kung ano yung nakasalain ninyo ay doon lang muna kayo para iwas tayo sa problema. So kung may mga suggestion na kayo mga farmer or comment tungkol sa ating topic ngayon ay huwag kayong mahiyang mag-comment sa ating comment section mga farmer para na sa ganun ay ma-improve pa natin yung mga ginagawa natin dito at syempre ay ma-discuss din natin or magawan pa natin ng mga video yung inyong mga katanungan. So bago tayo magtapos mga farmer, shoutout muna tayo sa ating mga sulid na subscribers, sulid na supporters na lagi nag-aabang sa ating mga videos na ginagawa no. So maraming salamat sa inyo. So sa ngayon nga po ay nasa 8,000 subscribers na tayo at tuloy-tuloy yung paglaki ng pamilya natin dito sa YouTube no. So maraming salamat talaga sa inyong suporta. So shoutout kay Sir Luis Dagio, shoutout din kay Ma'am Josephine Namok, Jesslyn Estelioso, Sir Roderick Ramores, kay Sir Georgie Dugaduga, kay Sir Jorel Iligan, kay Sir Ronald David. At pabisita na rin ang mga farmers sa mga YouTube channel nila, Labitad's Channel, Agustin Jimena, at kay Nepomuceno TV Mix. Yan, so maraming salamat sa inyong panonood parate. At sa mga gusto magpa-shoutout ay comment lang kayo sa ating comment section para sa ganun ay may shoutout ko kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga farmer ay pa-subscribe na lang din po para lagi po kayo updated sa mga tips and tutorials na ating gagawin at iba pang mga farming ideas na kung saan ay pwedeng-pwede yung pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!